Sensor ay parang dalawang diode lang yan, guys. So, ito yung tingnan natin, yung drawing natin. Ayan. So, wait lang, ha? Okay, ganyan. Kapag NPN, hindi ito, guys, yung diagram niya. Hindi ito yung symbol niya. So, kapag NPN, parang dalawang diode na magkabaliktaran. Ayan. Kapag PNP naman, dalawang diode na magkaharap. Okay? So, parang ganito yan. Kung natin yung dalawang diode. Okay, ito yung diode. So, ito yung marking niya. Ibig sabihin, ito yung positive. Pero ang totoong positive niya, guys, dito sa tester, ha? Baliktad. So, kapag NPN, yung guhit niya ay magkalayo. Ganyan. Kita nyo? Oo, kita nyo. So, kapag PNP, baliktad naman siya. Ganyan. Okay? Kung malabo, guys, tignan nyo na lang yung sa drawing natin. Same illustration. Okay? So, paano nga ba mag-check, guys, ng transistor? So, mag-check tayo. Paano mag-check ng transistor? So, meron akong inihanda dito na transistor para i-check natin. Ito nga pala, guys, yung symbol ng transistor natin. Kapag PNP, nasa loob yung arrow niya. Pag na-drawing ako. Okay. Ayan. So, kapag PNP, yung arrow niya is nasa loob, okay? Ang galing ng drawing ko. And then, lagyan natin ng bilog. Oh, ha? Okay, parang ganyan. Parang ganyan. Ah, basta, ganda nyo na lang yung drawing nyo. Yung arrow niya nasa loob. Kapag NPN naman ay ganun din na may bilog din. And then, yeah. Kaya lang yung arrow na, guys, ay palabas. Okay? Ayan. Ayan yung base. Ah, wala yan. Ah, ganyan. Okay? Hindi ako masyadong marunong talaga mag-drawing, ha? So, ganyan yung kanyang NPN and then PNP. Alright? PNP. NPN. Kapag kapalabas yung kanyang arrow ay NPN. Kapag papasok yung arrow, PNP. Okay, mag-check na tayo, guys. Mag-check tayo. Alam mo na mag-check ng diode, madali na lang mag-check ng transistor. Kasi nga, ang diode, guys, ay one direction lang siya. So, recap tayo, guys. So, ang pag-check ng diode ay dapat one direction lang yung ano niya. O, dapat kapag ka-diode, since isang reading lang dapat ang meron siya. Ayan, isang reading lang. Pagka binaliktad mo yan, at na nagkaroon ka ng read, short yun. Sira itong diode natin. So, itong diode na ginagamit ko, maingay. So, itong diode na ginagamit ko ay short. Okay? Tingnan natin yung isa. Ayan. Leak naman siya. Wala sa ayos. Ayan. So, dapat isang reading lang, guys, ha? Hindi gumagalaw. Okay? Maliwanag pa. Okay, ganyan na lang yung gesture natin. Baka magreklamo na naman sila na ang laki-laki ng kamay mo. Nakaharang. Hindi lang kamay ko malaki, guys. Okay. So, pag mag-check ka ng transistor, iset mo doon sa 1K. Bakit nakaset tayo sa 1K? Eh, pwede naman times 1. Ay, ba gusto ko, 1K. Ay, hindi, guys. Para iset mo, para makita mo kung may leak yung transistor. Kasi nga, kapag may leak yan, yung transistor mo, lalo na sa amplifier yan nakalagay, magiging distorted yung sounds ng amplifier mo. Or parang may tunog kang naririnig na iba. Parang gas-gas, parang ganun. Okay? So, mag-check na tayo.
Sa pag-check guys, so sa pag-check guys ng transistor, mayroon itong 6 na check. Na dapat sa 6 na check na 'yon ay may dalawang follow lamang. 'Di ba nga sa 'di ba nga sa diode ay dapat isa lang ang reading, 'di ba? Ngayon, since dalawang nagre-represent sa transistor, so dapat dalawa din ang kanyang reading na mare-read mo. Kapag nakapag-read ka dyan ng more than 2, ibig sabihin, faulty na yan transistor mo. Except yung mga ibang klaseng transistor guys, tulad ng mga transistor sa H-out, may mga resistor kasi yan. So, yun ay ibang topic naman. Ngayon, yung ano lang natin, yung itatopic lang natin is yung transistor. Kapag yung transistor mo guys ay yung first letter ng transistor mo ay nakalabel ng AB, yun ay PNP. Yan, kapag A at saka B ang letter niya, yun ay PNP. And then kapag CD, yun ay NPN. Okay? Sabi ko guys, merong 6 na testing nito and then dapat dalawa lang ang kanyang reading. Okay, ito na yung first test. Okay, 1. Okay, pumalo siya. So, isang palo na yon. And then, ilipat natin dun sa third pin itong block. Itong ground natin. Pumalo din. Okay, 1, 2. And then, ilipat natin ulit itong positive. Ito. Tapos itong ground, ilipat natin dun sa pin 1. 2 na kanina kasi na to. 2, 3, 4. Okay, hindi gumalaw. 2, hindi gumalaw. 4, test 4, hindi gumalaw. Ano ba? Okay, hindi gumalaw. And then, ilipat ulit natin itong red. 4, test 5, test 5, test 6. So, dalawa lang ang gumalaw guys. Dalawa lang ang reading niya. So, ibig sabihin, ito ay good. Okay, good yan. Good yan. And then, kuha pa tayo ng iba. Ito naman ay C4793. Okay, C din. C. So, ito ay NPN. So, ang NPN, baka malito kayo guys ha, itong kapag ka NPN, dito sa tester natin, ay parang baliktad yung kanyang position. Baliktad, parang nakakalito guys. Itong na dapat, di ba sa na dapat ito parang nagiging positive and then yung red probe nagiging negative. So ganun, baliktad guys. Tapos kapag digital naman yung gagamitin mo, baliktad din. Hindi baliktad, tama siya. Okay, so itong C4793, so ito ay NPN. Okay, o lagay natin dito. Ilagay natin yung probe sa first pin na negative probe. Okay, test 1, gumalaw din. Test 2, gumalaw. And then, ilipat ulit natin. Test 3, hindi gumalaw. Test 4, hindi gumalaw. Test 5, hindi gumalaw. Test 6, hindi gumalaw. So, ito ay okay din, guys. Good. Okay, test pa tayo ng iba. Ito naman, D880. So, D, NPN yan. Okay. Pin 1, test 1. 1. Okay, pumalo. 2, pumalo. Lipat natin. 3, hindi. Test 4, hindi rin. Test 5, test 6. Hindi pumalo. So, dalawang palo lang, okay lang siya. Okay siya, guys. Okay, good. Dito naman tayo sa isang transistor na ito, A1145. So PNP. Baliktad rin natin to. So PNP yan. Baliktad rin ko. Ayan. Dito tayo. Sa pin 1. Ito yung pin 1 niya guys. Aha. So baliktad rin natin yung pin 1 nito. Yung pin 1. Test 1. Test 2. Hindi. Test 3. Test 4. Hindi. Test 5. Test 6. So, wala lahat pumalo. Walang reading lahat.
So ito ay open. Okay? Open. Walang follow eh. Walang reading open. Naka 6 steps tayo. Walang reading. Okay, ito naman sunod ay C. 15 C 1815. First test na din. 1. Oh, gumalaw siya. Konti guys. So, gumalaw ng konti. Meron nagkaroon siya ng resistance. Okay, 1. Test 1. Gumalaw konti, no? Test 1. May reading. Test 2. Meron ding reading. Konti lang. Okay, lipat natin yung positive. Okay, test 2. Test 3. Meron din. Test 3. Test 4. Meron. And then test 5. Test 5. Meron din. Test 6. Meron. So, lahat guys, ito, meron siyang reading. Kaya lang mababa siya. Nagkaroon ng resistance yung mga ibang pin. So, ito ay leaky or short ba? Leaky guys, leaky. So, leaky na ito. Okay, next. Ito naman ay C3807. So, NPN din. Okay, test 1. Hindi gumalaw. Test 2, gumalaw. Test 3, okay, gumalaw. Test 2. So, yung base niya guys is nandito sa gilid. So, yung base, collector na ito, collector emitter ito. Base niya na ito. Kapag hindi gumagalaw na guys yung ito, nabawa ito, itong black, itong negative probe natin, magiging positive. So, ito yung parang positive niya. And then, meron na siyang reading. Okay. So, ito ay NPN. N, P. Okay? Yung pin 1, N. Then, pin 2, N. And then, yung third pin is positive. Okay. Bakit positive? Black yung tinututok mo. Kasi nga baliktad. Baliktad, guys. Kapag digital, kapag analog yung gamit mo, magiging baliktad. Okay. So, saan na tayo? 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6. Good ito guys, good. Okay, last na tayo guys, last test na tayo. Ito naman ay C828. Okay, so CNPN. CNPN. N. Okay. 1. First pin meron siya. First pin. Second pin. Third. Okay, gumalaw na lahat. Alam nyo na kung ano yan. Malakas yung palo. So, short. Okay, short. Yung isa kanina may mga reading lahat. Kaya lang maliit. Maliit lang yung palo niya, yung reading niya. So, yun ay leaky. Ito naman, puro malalakas yung palo niya. So, itong last na test natin is short. Okay? So, paano mo ma-identify guys yung base niya? Kung nasaan yung base niya? O collector or emitter? Madali lang guys. Kasi kapag, ito yung pin 1. Ito yung pin 1, pin 2, pin 3. Yung, halimbawa, ito yung base muna. Susunod yan guys ay collector na yan. Ito na yung magiging emitter. Yung pin 3. Okay? Yung pin 1, pin 2, pin 3. Kapag yung base mo naman ay nasa gitna. Dito tayo. Kapag ito yung base mo naman. Ito na yung collector. Ito na yung emitter. Okay? Paano naman kung base mo nandun sa pin 3? Kapag nasa pin 3 naman yung base mo. Pabaliktad naman guys, ito na naman yung collector, ito na yung emitter. Okay? So, ganun guys, kung paano mag-check ng transistor. Kapag nagustuhan mong ating video guys, please like mo naman tong video natin. At baka naman gusto mong i-share at subscribe na din sa channel natin. Like and subscribe guys, maraming salamat sa panunod.